The gospel that we have just heard tonight is one of the two instances in the gospel of Saint Mark wherein he healed two blind persons. But in this first instance, the healing of the blind man from Bethsaida was not instantaneous. It was gradual. Hindi po bigla ang paggaling ang bulag. Dumaan po siya sa isang proseso. Alam niyo po, sa kasalukuyang panahon, napakalaki po ang impluensya ng ating mga teknolohiya, lalong-lalo na ang ating mga gadgets. Years back, you have to wait 2 weeks before you can receive a letter from abroad. Ngayon, it is instantaneous. You know instantly what's happening in one corner of the globe because of the swiftness. Napakabilis ang mga gadgets natin, teknolohiya natin na ginagamit sa komunikasyon. Kaya kung minsan, ang ating pasensya, our virtue of patience is very short. Gusto natin kaagad gagaling. Iinom ka ng isang gamot, gusto mong magkaroon ng lunas o gagaling ka agad sa iyong sakit. Kukonsulta ka sa isang doktor isang beses, gusto mo ikaw ay gagaling na agad at hindi ka na babalik sa doktor kung hindi ka pa gagaling. Susuko ka na. Wala ka nang tiwala sa doktor. Isang iglap, mapagaling na tayo agad. Pero sa ating ebanghelyo, hindi po ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Ano po ba ang gustong may parating ni San Marcos sa ating ebanghelyo ngayong gabi? Unang-una, dapat tayo'y marunong maghintay at magtiwala. Mapurol ang ating pananampalataya kapag kadahingin natin sa Diyos ay agad-agad tayong nakatatanggap. Sa paghihintay, doon mahahasa ang ating pananalig at pagtitiwala. Alam niyo po, magaan ang ating pakiramdam kung batid natin na sa likod ng mga sakit na ating dinaranas, ang Diyos ay hindi magpapabaya. You know, in Psalm 94, there is a dialogue here in that psalm between an unbeliever and a believer in God's mercy. The non-believer says, "The Lord is not looking. The God of Jacob is taking no notice." But the believer answered, "Fools, when will you learn some sense? Shall he who implanted the ear not hear? He who fashioned the eye not see?" The psalmist wants to tell us that the Lord will always be with us, that the Lord hears our pleas, our pleadings, our prayers, and He will not let us down. But sometimes, it is not instantaneous. Hindi po agad-agad ibigay ng Panginoon ang ating hinihingi. When God answers your prayers, He is increasing your faith. When God delays, He is increasing your patience. When God doesn't answer, He has something better for you. So when we pray, we need to have faith, be patient, and trust God.
Just like in the gospel today, the blind man was not healed instantaneously, but he had to go through a process. We have to develop patience and faith. Ang pangalawa pong gustong iparating ni San Marcos sa ating ebanghelyo ngayong gabi ay meron pong mas malubhang sakit o karamdaman aside from physical blindness. It is what we call the blindness of the heart or the blindness of the soul or blindness of the spirit. Mas nangangailangan ng paghilom ang ating puso, ang ating mga kaluluwa at ang ating espiritu. Sa pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo sa bulag, it is an illustration, as it were, from the point of view of Mark, of our own personal journey. Jesus accompanies us from darkness of incomprehension, sin, and unbelief to enlightenment and mature faith. It is what you call a journey, a process of healing. What Mark is telling us is this, that God is always with us and accompanies us in our personal journey of enlightenment, a personal journey of trying to seek our vocation, what God wants us to do in life. Sinasamahan po tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating hangad na magpapakabuti. Sometimes, we get impatient with ourselves. We get tired. And yet, it is the Lord who will always be faithful. He restores us. He heals us gradually. He transforms us. Ang pagpapatawad, ang pagpapakabuti, ang pagbabago ay isang proseso. Hindi po ito nagagawa sa isang iglap. But Jesus gives us the assurance that He will always be with us sa ating paglalakbay patungo sa pagbabago. Jesus opens our eyes. Alam niyo po mga ilang mga pasyente na hindi tumatanggap ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Subalit, ito ang naging daan upang mapalapit sila sa Panginoon. At ito rin ang daan upang matanggap nila ang mas mahalagang biyaya, ang kagalingan, ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagbabago ng buhay. Ito rin ang dahilan ng paghilom ng sugat sa pamilya. Lalong-lalo na ngayong pandemya, marami pong mga pamilya ang nagkaroon ng panahon upang sila'y magsama-sama, magdarasal, at nakikita po nila ang importansya, kahalagahan ng bawat isa. It is a process of family healing at nagkaroon ng pagpapatawad, kapayapaan, at nabuksan ang kanilang mga mata kung ano ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat isa sa pamilya. My dear brothers and sisters, let us pray in this Mass. Whatever difficulties we are going through, the Gospel today reminds us that the Lord will never let us down. Sometimes, He may not take away our difficulties, our trials, our pain. But one thing for sure, He will always be there to give us the strength and to see us through and accompany us. For those who are studying for the priesthood, I don't think God or Jesus guarantees that it will be smooth sailing or you will have an easy life. You won't have trials and difficulties. It will be part of your
training, there will always be trials and difficulties. But Jesus gives us this strength. Jesus accompanies us. In our family struggle, Jesus is with us. In our personal journey, the Lord will never abandon us.